ang akala ng iba, porke nagtatrabaho ka sa ibang bansa, ay mayaman ka na. Ngunit ang hindi nila alam, ay halos magkandakuba ka na, mabuhay lamang ang iyong pamilya. Tapos kapag uuwi ka na sa sariling bansa, ay nakahanay ang mga tao, nahihingi sa iyo ng pasalubong. Tapos kapag hindi mo sila nabigyan, ay sila pa ang may ganang magtampo. Ikaw, isa ka bang OFW na napagkakamalang mayaman? Naranasan mo rin ba ang ganitong sistema? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Hindi pa man kasal si Clarissa at Robert ay mayroon na silang dalawang anak, kaya simula noon ay nagdesisyon ng dalawa na mamuhay sa ibang lugar. Hindi nila akalain na sobrang hirap pala kapag wala ka sa pudar ng iyong mga magulang, dahil ang inyong sarili na lamang ang inyong aasahan para buhayin ng mga bata. Ang unang problema na dumating sa kanila ay ang kakulangan sa pagpapera. Palagi silang nagtatalo kung saan sila kukuha ng salapi para makakain sa pang-araw-araw, kaya palagi na lamang silang nagsisisihan ng dahil sa bagay na ito. Ikaw kasi ang may kasalanan, Robert. Ang sabi mo kasi sa akin, kaya mo kaming buhayin ng ating mga anak. Tapos ano, hindi tayo makakain ng maayos at hindi natin mabigyan ng baon ang dalawang bata, paninisi ni Clarissa. Bakit naman ako ang sinisisi mo? Eh ikaw nga ang may gusto na magkaroon na tayo ng sariling buhay. Ang akala mo ba talaga ay madaling kumita ng pera? Galit na sagot ni Robert. Hindi mo ba nakikita ang paghihirap ko dito sa bahay? Ako ang nag-aalaga sa ating mga anak. Hindi pa ba sapat ang bagay na yun sa'yo? Naluluhang sabi ng dalaga. Tumigil na lamang sila nang magising ang kanilang panganay na anak dahil ayaw nilang ipakita dito na sila ay may problema. Tay, ano pong problema? Nag-aaway po ba kayo ni nanay? Tanong ni Renzo. Naku, hindi kami nag-aaway ng nanay mo. May pinag-uusapan lang kami na isang mahalagang bagay. Pilit ng ngiting sagot ni Robert sa bata. Si Renzo ang kanilang panganay na anak at ito ay nasa ika-anim na baitang na sa elementarya, at ang kanilang bunsong anak naman na si Corina ay nasa ika-limang baitang. Wala pa talagang alam ang mga ito sa mga problema sa buhay, kaya pinipilit nilang isikreto ang kanilang mga pag-aaway. Isang araw ay may nabasa si Clarissa sa social media na naghahanap daw ng mga pwedeng magtrabaho sa ibang bansa. Agad niya itong inasikaso dahil gusto niya talaga na magkaroon ng trabaho para maging maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga linggo ay may magandang balita siyang natanggap. Pasado siya sa kanyang pag-a-apply at isang buwan na lang ang hihintayin ay pwede na siyang makaalis sa bansa. Robert, magtatrabaho ako sa ibang bansa para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang ating mga anak. Baka sa isang buwan ay umalis na ako, seryosong sabi ni Clarissa. Ano? Hindi ako papayag. Dahil sino na lamang ang mag-aalaga sa ating mga anak? Huwag mong ituloy ang bagay na to, Clarissa. Kinakabahang sagot ni Robert. Ngunit talagang buo na ang desisyon ng dalaga dahil patuloy lang nilang pag-aaway ng pera kung sakaling ganito ang maging takbo ng kanilang buhay. Pwede namang ikaw ang mag-alaga sa ating mga anak tapos ako ang magtatrabaho, mahinahong sabi ni Clarissa. Wala na talagang nagawa pa ang lalaki dahil gagawin din naman ito ng kanyang kinakasama para sa kanilang mga anak. Lumipas ang isang buwan ay paalis na si Clarissa patungo sa ibang bansa. Masakit man para sa isang ina na iwanan ng kanyang mga anak, ngunit gagawin niya rin naman ang bagay na ito para sa kanila. Nay, huwag niyo po kaming iwan. Hindi po namin kaya kung wala po kayo sa aming tabi, umiiyak na sabi ni Renzo. Renzo, Corina, huwag kayong mag-alala dahil nandyan naman ang tatay niyo at palagi niya kayong aalagaan. Magtatrabaho lang si nanay para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral at para magkaroon kayo ng masaganang buhay, pakunwaring masayang sagot ni Clarissa. Sa kanyang pagtalikod ay talagang bumuhos ang kanyang mga luha. Mga bata pa kasi ang kanyang mga anak, ngunit kanya na itong iiwan. Habang naglalakad papalayo si Clarissa, ay may biglang yumakap mula sa kanyang likuran. Mahal, palagi kang mag-iingat ha.
Palagi mong tandaan na nandito lang ako sa iyong tabi at hindi kita iiwan. Umiiyak na sabi ni Robert. Alam ko naman yun, Robert. Ipangako mo sa akin na alagaan mo sila ng mabuti dahil gagawin ko ang lahat ng ito para sa inyo. Umiiyak na sagot ni Clarissa. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nakasakay na ang babae sa eroplano. Talagang ang araw na ito na ata ang pinakamalungkot na araw na nangyari sa kanyang buhay. Lumipas ang mga oras ay nakarating na siya sa ibang bansa. Hindi pa talaga niya alam ang kanyang gagawin, ngunit sinasabayan na lamang niya ang agos ng tadhana. Ang kanyang magiging trabaho doon ay ang pagiging isang factory worker na kahit simpleng trabaho lamang ay malaki naman ang sweldo. Sa unang limang araw ay tinuruan muna sila kung paano ang kanilang gagawin at madali naman itong natutunan ni Clarissa. Pero hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kanyang pamilya tuwing siya ay nakahiga na sa kama. Miss na miss ko na kayo mga anak, pero kailangan ko talagang magtiis. Gagawin ni nanay ang lahat para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Umiiyak na sabi ng babae sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa ganitong klase ng buhay at lumipas naman ang isang buwan ay nakapagpadala siya ng pera sa kanyang pamilya. Robert, kumusta naman si Renzo at Corina? Maayos naman ba ang kanilang kalagayan? Tanong ni Clarissa sa telepono. Oo, mahal. Maraming salamat nga pala sa mga padala mo. Ngayon ay mabibigyan ko na ng maayos na baon ang ating mga anak. Sagot ni Robert sa masayang tono. Nang dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang babae. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay nasusuklian naman ng kaginhawa ng buhay ng mga bata. Lumipas pa ang 3 buwan niyang pagtatrabaho sa ibang bansa, ay dito niya nakilala ang isang binata. Habang siya ay may ginagawa, ay bigla siya nitong nilapitan. Naku, ano kaya ang sasabihin ko sa kanya? Hindi naman ako masyado marunong magsalita sa wikang Hapon. Kinakabahang sabi ni Clarissa sa kanyang isipan. Nagulat na lamang si Clarissa nang magsalita ito sa wikang Pilipino. Kumusta naman ang trabaho? Okay lang ba? At hindi ka ba naman nahihirapan? Nakangiting tanong ng lalaki. Sir, marunong po kayong magsalita sa wikang Pilipino? Takang tanong ni Clarissa. Nang dahil sa kanyang tanong ay tawa ng tawa ang lalaki. Oo naman, mukha lang akong Hapon. Kasi isang Hapon ang tatay ko at ang nanay ko naman ay isang Pilipina. Pero teka lang, hindi mo pa sinasagot ang aking tanong. Natatawang sabi ng lalaki. Okay lang naman po ang aking trabaho at sa totoo lang po ay hindi naman po ako nahihirapan. Kaso nga lang ay paulit-ulit lang po ang aking ginagawa sa pang-araw-araw. Nakangiting sagot ni Clarissa. Ang hindi alam ng babae ay matagal na siyang napapansin ng lalaki. Kahit 2 na kasi ang anak ni Clarissa, ay mukha pa rin itong dalaga. Sobrang amo ng mukha at higit sa lahat ay sobrang kinis ng balat. Ako nga pala si Hiroshi at alam ko naman na ngayon mo lang ako nakita. Sa opisina kasi ako nagtatrabaho, pakilala ng binata. Ganun po ba sir? Ako nga po pala si Clarissa. Masaya po ako na makilala kayo. Nakangiting sagot ng dalaga. Nagtataka naman ng babae kung bakit halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ngunit nang tingnan ni Mr. Hiroshi ang mga tao sa paligid, ay nagsibalikan ng mga ito sa kanilang trabaho. Sige Clarissa, dyan ka na muna dahil marami pa akong gagawin. Nakangiting paalam ng binata. Sa pag-alis ni Mr. Hiroshi ay biglang nilapitan si Clarissa ng isa niyang katrabaho. Anong sinabi niya sa'yo? Sinermonan ka ba niya? Nagmamadaling tanong ni Antoinette. Hindi ha, wala naman akong ginagawang masama. Kinamusta niya lang naman ang aking trabaho, sabay nagpakilala siya sa akin. Ang pangalan niya raw ay Hiroshi. Sagot ni Clarissa. Alam ko naman na Hiroshi ang kanyang pangalan dahil siya ang anak ng CEO ng ating kumpanya. Sagot ni Antoinette. Hindi talaga akalain ni Clarissa na ang kausap niya palang binata ay isang anak ng CEO. Ang akala niya ay simpleng tao lang ito na nagtatrabaho sa opisina. Ngunit lumipas ang mga araw ay palagi siyang binibisita nito at naglakas loob na itong magsabi sa kanya kung pwede ba itong manligaw. Clarissa,
Talagang hinahangaan kita at hindi ko na mapigilan na sabihin sa'yo ang bagay na to. Pwede ba kitang ligawan? Lakas loob na sabi ni Mr. Hiroshi. Natatawa naman si Clarissa nang dahil sa kanyang narinig. Hindi po pwede dahil may kinakasama na po ako at dalawa na po ang aking anak. Magalang na sagot ng dalaga. Gulat na gulat ang binata nang marinig ang bagay na ito. Ngunit patuloy niyang kinausap ang babae. Ano? May anak ka na? Hindi ko masabi sa sarili ko na totoo ang bagay na yan dahil sobrang ganda mo pa rin. Pero diba ang sabi mo ay kinakasama? E di ang ibig sabihin nito ay hindi pa kayo kasal, sagot ni Mr. Hiroshi. Kahit nalaman ng binata ang bagay na ito ay patuloy nitong kinukul si Clarissa. Hindi ito tumitigil sa pangungulit sa kanya tuwing makikita sila sa labas ng kumpanya. Sige, kung hindi ko man makuha ang puso mo, ay pwede ba tayong maging magkaibigan? Nakangiting tanong ng lalaki. Pero hindi pa rin pumayag si Clarissa sa kagustuhan ni Mr. Hiroshi dahil talagang umiiwas ito sa ganitong mga bagay para sa kanyang pamilya. Talagang tapat at totoo ang pagmamahal niya kay Robert at higit sa lahat ay ayaw niya talaga na masisira ang kanyang pamilya. Ngunit ang hindi alam ni Clarissa ay may hindi na magandang nangyayari sa kanilang bahay dahil may ibang nililigawan si Robert. Dito napupunta ang lahat ng kanyang ipinapadala at para bang wala nang pakialam ang lalaki sa kanilang mga anak. Robert, baka naman malaman ni Clarissa na meron tayong relasyon. Baka may magsumbong sa kanya sa iyong mga kapitbahay, kinakabang sabi ni Michelle. Huwag kang mag-alala. Ang alam ng aming mga kapitbahay ay tiyahin ka ng mga bata at ganito rin kita ipinakilala sa aking mga anak. Hayaan mo at bibigyan kita ng magandang buhay dahil palaging nagpapadala ng pera si Clarissa, sagot ni Robert. Matagal itong isinisikreto ng dalawa at nawawala na talaga siya ng pakialam sa kanyang mga anak. Hanggang sa isang araw ay tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-aaral at binibigyan ito ni Robert ng 2,000 piso kada buwan. Basta huwag sasabihin sa kanilang ina na hindi na sila pumapasok sa eskwelahan. Tinatakot din ito ni Robert na palalayasin niya ang mga ito sa bahay kapag nagsumbong ang mga ito. Lumipas ang 3 taon ay gulat na gulat si Robert nang mabuntis ng isang binata ang kanyang anak na si Corina. Batang bata pa ito kaya talagang kinakabahan siya. Huwag mong sasabihin sa nanay mo ang tungkol sa bagay na ito dahil kung hindi ay talagang magagalit siya sa'yo. Baka palayasin ka pa nun, pananakot ni Robert. Nang dahil doon ay nanatiling sikreto ang lahat na masasamang nangyayari sa kanilang buhay. Si Renzo naman ay napipilitang magsinungaling sa kanyang nanay tuwing makakausap niya ito sa telepono. Palagi niya kasing kaharap ang kanyang ama tuwing magkausap silang dalawa. Anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Tanong ni Clarissa sa telepono. Maayos naman po at mataas naman po ang aking grado, kinakabahang sagot ni Renzo. Mabuti naman kung ganun. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. At huwag mo rin pababayaan si Corina. Miss na miss ko na kayo mga anak, malungkot na sabi ni Clarissa sabay nagpaalam na ito. Magaling ang ginawa mo anak at nang dahil dyan ay bibigyan ulit kita ng 2,000 piso, nakangiting sabi ni Robert. Umuwi lamang ang kanilang tatay tuwing tumatawag ang kanilang ina. Ngunit palagi itong wala sa kanilang bahay at hindi naman nila alam kung saan ito pumupunta. Kung minsan kapag kinakapos sila sa pagkain ng kanyang bunsong kapatid, ay nagtatrabaho ito sa palengke bilang isang kargador. Isang araw ay uuwi na si Clarissa at talagang masayang masaya ito na muli niyang makikita ang kanyang pamilya. Isinekreto niya ang lahat ng ito para masurpresa ang kanyang dalawang anak, pati na rin si Robert na kanyang kinakasama. Bago ito umuwi ay bumili pa ito ng mga pasalubong upang maging masaya ang kanyang mga anak. Kaunting oras na lamang ay muli ko na kayong mayayakap at makakasama. Hayaan nyo at mamamasyal tayo sa magagandang lugar. Ibibili ko kayo ng maraming mga damit, masayang sabi ni Clarissa sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw ay nakauwi na siya sa sariling bansa.
Gulat na lamang si Clarissa nang makita nito ang kanilang tinitirhan na parabang walang nagbago at lalo pang naluma. Sa pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay ay nakita nito si Renzo na parabang payat na payat. Higit sa lahat ay nangingitim ang mga balat nang dahil sa pagiging isang kargador sa palengke. Ang kanyang bunsong anak naman na si Corina ay sobrang laki na ng tiyan. Inamin nito na nabuntis siya ng isang binata at pagkatapos noon ay hindi na siya binalikan. Siya pala ang masusurpresa sa kanyang pag-uwi. Hindi niya akalain na ganito ang nangyayari sa kanilang bahay matapos niya magtrabaho at magtiis ng hirap sa ibang bansa. Ang akala ko ba ay nag-aaral kayo? Pero bakit ganito ang aking nakikita? Umiiyak na tanong ni Clarissa. Tinatakot po kami ni tatay at pinipilit niya po kami na magsinungaling sa inyo. Palagi po siyang wala dito at lumalabas ng bahay. Umiiyak na sagot ni Renzo sabay yakap sa kanya. Ikuwento ng kanyang dalawang anak ang lahat ng pangyayari. Talagang hindi lubos maisip ni Clarissa na ito ang sinapit ng kanyang mga anak sa pinagkakatiwalaan niyang lalaki. Pilit niyang iniiwasan si Hiroshi para kay Robert, ngunit ito pala ang may ginagawang hindi maganda sa kanilang pamilya. Nang dahil doon ay nagmamadaling sinabi ni Clarissa na mag-empake na ng mga kagamitan ang kanyang mga anak dahil uuwi sila sa probinsya. Ilang minuto lamang ang lumipas ay agad silang umalis sa pamamahay na ito at agad silang sumakay ng bus. Halos isang araw ang kanilang magiging biyahe para makauwi sa bahay ng kanyang nanay nang biglang tumawag si Robert. Clarissa, hindi ka pa ba magpapadala ng pera? Kailangan na kasi ng mga anak mo para sa kanilang pag-aaral, sabi ni Robert sa malungkot na tono. Hayop ka, Robert. Nakauwi na ako sa bahay at alam ko ang lahat ng ginawa mo sa ating mga anak. Maghiwalay na tayo at gusto ko lang sabihin sa iyo na sobrang kapal ng mukha mo, galit na sagot ni Clarissa. Lumipas ang isang araw ay nakauwi na sila sa probinsya at laking gulat ng kanyang mga magulang dahil ganito pala ang sinapit ng kanilang anak sa piling ni Robert. Lumipas ang isang buwan ay muling bumalik si Clarissa sa ibang bansa dahil kailangan niya ulit na maghanap buhay. Napansin naman ni Mr. Hiroshi na parabang may malalim na iniisip ang dalaga. Bakit naman parang malungkot ka? May nangyari bang hindi maganda? Tanong ng binata. Nang dahil doon ay sinabi ni Clarissa ang lahat ng nangyari at nang dahil doon ay naging magkaibigan ng dalawa. Palagi pa rin siyang pinupuntahan ng lalaki sa pang-araw-araw at nagsimula silang lumabas nang sila lamang dalawa. Lumipas ang isang taon ay talagang naging malapit ang loob nila sa isa't isa at parabang lalo pang tumindi ang paghanga sa kanya ni Mr. Hiroshi. Clarissa, tanggap ko naman na kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako palagi at naghihintay na mahalin mo ako. Seryosong sabi ng binata. Ngunit ang hindi nito alam ay gusto na rin siya ni Clarissa. Pero Hiroshi, gusto ko rin na malaman mo na gusto na kita. Nagustuhan kita nang dahil sa pagiging mabuti mong tao at hindi nang dahil sa pera. Nakangiting sagot ng babae. Sa araw din na iyon ay naging silang dalawa. Napiling magbakasyon ni Clarissa sa Pilipinas at sinamahan naman ito ni Hiroshi. Ipinakilala ng babae ang binata sa kanyang mga anak at nang dahil sa pagiging mabait ng lalaki ay nagkasundo naman ang mga ito. Nang dahil doon ay biglang nagbago ang kanilang buhay dahil mayaman ang lalaking ito. Tanggap ng mga anak ni Clarissa ang kanilang relasyon at hindi nagtagal ay nagpakasalang dalawa. Anak na rin ang turing ni Hiroshi sa dalawang bata at parabang wala itong nararamdamang sakit dahil talagang mahal niya si Clarissa. Isang araw ay napagdesisyonan nila na isama sa ibang bansa si Renzo, Corina, pati na rin ang anak nito. At habang sila ay nasa kotse papunta sa paliparan, ay bigla nilang nakita si Robert. Namamalimos ito sa daan kasama ang babaeng kinakasama nito. Hiroshi, pwede mo bang ibigay ito sa kanya? Siya si Robert at gagawin ko lang ang bagay na to dahil naaawa ko sa kanya at hindi dahil sa mahal ko pa siya. Seryosong sabi ni Clarissa. Ibinigay naman ni Hiroshi ang 2,000 piso sa dating kinakasama ng kanyang asawa.
Hindi na nagpakita dito ang babae, pati na rin ang kanyang mga anak. Nalaman nila na naging pulubi pala si Robert at ang balibalita ay kalalaya lang nito dahil nakulong ito sa maikling panahon nang dahil sa pagnanakaw. Pagkatapos nila itong bigyan ng tulong ay umalis na sila. Kinalimutan na ni Clarissa ang kanilang malungkot na nakaraan at nagsimula ito ng bagong buhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Simula noon ay palagi na silang magkakasama at higit sa lahat ay palaging masaya. Talagang mahirap ang pagiging isang OFW dahil dapat ay palagi kang handa sa pwedeng mangyari sa iyong buhay. Ang akala ng iba ay madaling yumaman kapag nasa ibang bansa. Ngunit ang hindi nila alam ay malaking sakripisyo ang iwan ng iyong mga anak. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.